Shalom! Welcome back to my channel! Guys, for today, kwentuhan muna tayo habang tulog pa ang alaga ko, nasa labas ang inday para mag-vlog at makipagkwentuhan sa inyo. Siya nga pala, sa hindi pa nakakaalam, nandito pa ako sa bansang Israel as a caregiver. Isang matandang babae pa ang inaalagaan ko, dalawa lang po kami sa bahay, at ang anak naman po, ang bahay nila ay malapit lang sa amin. Anytime naman po, pumupunta sila para madalaw po ang kanilang mga magulang, ang kanyang magulang po. Ayan po, ngayong araw pong ito ay holiday po ng Jewish people na tinatawag nilang Yom Kippur. Ibig sabihin, a day of atonement. Ito po yung pinaka holiest holiday po ng bansang Israel. Ginanap po ito kahapon ng 6 p.m. at magtatapos po ng 7 p.m. mamayang gabi po. 25 hours po. More on fasting and prayer lang po sila. Between God and mankind po sila nakikipag-usap. Dahil ito po yung araw ng kanilang paglilinis, paghihingi ng kapatawaran sa bawat isa, una sa Panginoon, at pangalawa sa mga taong nagawan po nila ng kasalanan. At ngayon po kasi yung Yom Kippur, ginagawa po nila yon after ng Rosh Hashanah. Ang Rosh Hashanah po, ito po yung New Year na tinatawag nila. After po ng New Year, 10 days po, magbibilang po sila, and then gagawin na po nila ulit itong Yom Kippur, ang kanilang susunod na holiday po. At ito na nga po yung araw, ang kanilang holiday na tinatawag nilang Yom Kippur. Ito pong Yom Kippur, mapapansin po natin dito na napakatahimik, walang mga sasakyan na dumaraan dahil kahapon pa po ito nagsimula. Kung mayroon man pong sasakyan, pwede po yung mga bike, lalo na po sa mga bata. Pero kahit po mga bike na malalaki, hindi rin po pwede sa mga highway po. Sa mga bata na maliliit, sa mga kalsada, yun, ito po yun din yung mga bonding din po ng family sa mga bata na ipapasyal po nila. Nagkakaroon din po ng time yung mga bata para mag-bike, yung kanilang mga mini bike po. Kaya nagkakaroon po ng bonding ang bawat pamilya po. Ngayong Yom Kippur, hindi lang po more on fasting and prayer, may time din po sila para sa kanilang mga pamilya, lalo na sa may mga bata. Dahil more on work. Ngayon po, ito din po yung time na makasama din po nila. Ang Yom Kippur po, taon-taon na ginaganap po. Dahil 5 years na po ako dito sa bansang Israel. Kaya 5 years ko na rin pong naranasan ang ganitong gawain. Ito po ay tuntunin na patuloy po nilang sinusunod at nasusulat po ito sa Biblia. Basa po. Dito ko na lang po babasahin sa Bible application ko po. Para malaman din po ninyo ano ba ang nakasulat sa Book of Leviticus chapter 16 verses 29 to 34. Ito pa ang sinasabi, Leviticus chapter 16 verse 29 to 34. Verse 29. Ito ay tuntuning susundin ninyo magpakailanman. Tuwing ikasampung araw ng ikapitong buwan, mag-aayuno kayo at huwag magtatrabaho. Dapat itong tuparin ang lahat, maging Israelita o dayuhan. Verse 30, sapagkat sa araw na ito ay tutubusin kayo sa inyong mga kasalanan upang maging malinis kayo sa harapan ni Yahweh. Verse 31, ito'y araw ng ganap na pamamahinga. Mag-aayuno kayo at susundin ninyo ang tuntunang ito habang panahon. Verse 32, ang paghahandog para sa kasalanan ay gagampanan ng pinakapunong pari na namnunungkulan sa panahong iyon. Magsusuot siya ng mga sagradong kasuotang lino at verse 33, gagawin niya ang ritual ng paglilinis ng dakong kabanal-banalan ng toldang tipanan ng altar ng mga pari at ng buong bayan. And verse 34, ito'y batas na palaging tutuparin ng mga Israelita minsan isang taon
upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan at ginawa nga ni Moises ang utos ni Yahweh. Papuri sa Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Ayan po ang masusulat sa Leviticus chapter 16 verses 29 to 34. Ayan po, yung tinatawag po nila, kasi po yung Rosh Hashanah, di ba, New Year, gusto po nila na pagpasok ng New Year, kung meron man mga nagawang kasalanan, dapat maalis na po yun para pagpasok ng taon, buong taon din po sila malinis na ulit. At kung nagkaroon na naman po ng kasalanan, ayun, hingi na lang po ulit ng tawad. Ayan po, napapansin nyo rin po sa aking likod, napakaganda po ng sikat ng araw, na kasing ganda po ng inyong vlogger. Ayan po, dito po ako tumapat kasi vitamin C na rin po ito para sa akin din po, natural vitamin po. Napakaganda po dito, maraming mga ibon, nag-aawitan, napaka-greeny po ng lugar na napuntahan ko po. Napaka-palad ko po sa lugar na ito at siksikliglig po at umaapaw na pagpapala po, lalo na sa mga prutas po dito, sobra-sobra, hanggang matuyo na, inuud na, hindi na po talaga kayang kainin. Kaya sobrang pinagpala po talaga ang bansang Israel. Ayan po, maraming salamat sa inyong panunood. Nawa meron din po kayong natutunan sa aking vlog about sa bansang Israel. Ayan. God bless you always. And if you are new to my channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you and bye!